Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, and that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Sabay-sabay. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Yung chapter ng aming topic ngayon, umaga at hapon, Panginoon, commitment and being trustworthy, faithful, Panginoon, sa inyo, sa mga bagay-bagay. Pray, Panginoon, maging blessing ang inyong sayang umaga at hapon. Maraming salamat sa aming bilang. Kay pong magpurihan sa araw nito, Lord. Kaya malulati in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay. Magandang umaga po. Title po nito is, Who Will Commit to Your Trust? Who Will Commit to Your Trust? Secondary title is, Being Faithful as a Steward. Okay, so alam ko mga Pilipino, steward talaga yan eh. Pero, konting ano rin. Para, kahit malayo kayo, mabilis kayo magsalita, pag tama yung ano nyo, alam ko ano yung sinasabi nyo. Ha? So, steward, and then kanina, title. Kasi, double T. Pansin nyo. Anyway, ating gustong, ang pinaka-team natin is about faithfulness. Medyo basic, but, nakikita ko kasi marami na namang mga bago. Salamat sa Panginoon. Pero, very basic po ito. Anong sabihin ng faithful? Ibig sabihin, parang steadfast in affection and allegiance. So, ulitin ko ha. Steadfast in affection and allegiance. Yung sabi sa dictionary, which is tama naman. Ibig sabihin, pag ito ang asawa ko, yun lang. Amen? Ngayon, madali yan, sabi nila eh. De, pero, hanggang mamatayan. Amen? And then, in marriage relationship, ang ibig sabihin niyan is stick to one. Yeah. Fidelity to an original. So, marriage life or not, pag sinabing faithful to, ibang bagay ito. Ah. For example, yung itong mga design ng mga cellphone, may pinag-uusapan sila dyan. Ano, eh. Ito, alam ko Samsung to. Eh. Ito, Apple to. Kasi mayroong siyang certain team na present doon na wala sa iba. Pag sinabing faithful ngayon to the original, ibig sabihin, hindi siya totally na bago, parang ganun. Okay? So again, pag ano naman, sa scripture, alam nyo na yung laging usapan ng mga Baptist, di ba? Pag sinabi faithful to original, kung ano sinabi ng dati, scriptures, ganun pa rin exactly ngayon. Kaya dyan po, ano yung issue ng King James Only. So nagkaroon kami seminar dito dahil napaka-importante niyan. So, natapos na natin yan. So yun, faithful, tapat, hindi, ay, maraming pera doon na ako. Mga ganun, or nandun yung artista umatin si CF, doon na ako. Lang pakilang lumaki ako dito sa Baptist na to. Hindi ganun, ano, pag faithful, ano pa, pwede rin tawagin yung tao na faithful, yung sabihin, no, loyal and steadfast following. Yung sabihin, talagang tagasunod to ni ganyan, ganun. Faithful, okay? Sa, obviously, sa context natin, sa Panginoon tayo mag-focus. Pero again, may ano kasi yan eh. Dapat naiintindihan natin yung general meaning. Parang yung nishan ako kahapon, si Ate Telma nga, ano yung sabihin ng panampalataya? Problema po ng mga tao ngayon yan sa panahon natin. Kasi pag sabi niya, sa ilang beses ko tinanong, sabi niya, nagpe-pray po. Eh tama naman, kung nananampalataya ka, nag-pray ka. Pero hindi sabihin nag-pray, nananampalataya. Okay? So kaya specific po, pag sinabi nananampalataya, naniniwala na medyo matibay. Okay, hindi basta naniniwala na ako, pero mamaya hindi na. Hindi ganun. Okay, so example lang po yun. Kaya ngayon, ang ibig sabihin ng faithful naman, talagang matapat ka naman. Either sa asawa, sa ganun, sa church. Pag sinabi mong faithful ka ba sa church? Ano sabihin nun? Ang connotation ng madalas, umaten lagi. Okay, at yung mga basic na kailangan gawin, ginagawa. Okay, so yun na yan. Kung nag-soul winning ka ba? Kasama at least sa mga major activities, kasama ka ba? Okay, so pag umikita na rin kayo, ano, nagbibigay ka ba? Importante po yun. Kasi katulad nga yan, ramdam natin eh. Eh, isang punta natin sa alaala, gas lang,
Diba? Talo ka na kung wala tayong resources as a church. So, kaya itong mga bata natin dito, sinasanay natin na yung mindset nyo na kahit binigyan kayo ng 100 ng tatay nyo, itabi nyo agad na yun. Kasi para yung attitude nyo tuloy-tuloy na, hindi na kayo magugulat pag naging millionaire sa Christian. Nangyayari ba yun? Hindi mo alam. Pag nangyari yun, pag hindi ka hinanda, hindi ka naturuan, hindi ka naman sumunod, hindi ka faithful, okay? Ano natin yung word na faithful, ha? So, hindi ka umaattend, pero sa pera naman, nung maliit, ang daling ibigay, nung lumaki na, sandali. Diba? Kaya iba ganun, nag-aarap ng malaking church, may parking ako dyan, eh dito ko nga tinanim. Anong kinalaman nun doon? Eh, mas maganda, dito ka nagamitin. Kung nagtapat ka sa 10%, pag malaki na yan, di ka namang hinayang dyan. Amen? So another, ano yun ha, faithful, giving, sa attendance, sa pakikinig. Okay, ako, sabi kasi yun, alam ko yung mga nakikinig. Pero pag dumami na tayo, mahirap na para sa pastor. Pero ngayon, alam ko sa yung mga nakikinig talaga kasi nagtatanong yan. Mayroon mga nagtatanong sa akin, nag-chat-chat pa. Nakalimutan ko sagutin yung, ano, paalala mo ba yung tanong mo nung tayo nag-funeral lang? Gusto kong sagutin yan eh. Kasi bakit daw ako nakipag-fellowship sa hindi Baptist? Ha? Explain ko yun. Kasi wala tayong time yun eh. Hindi naman close fellowship yun. But anyway. So yun po yung faithfulness. So alam na natin. So this time, mag-Bible tayo na marami. Okay? Para mga bago, mga matanda na maintindihan natin yung biblical examples of faithfulness para mamaya sa ating mga points, makuha natin yung points ng ating message na maganda. So, number one, ano ba yung mga biblical example ng faithfulness? Alam nyo ba, sinong pinaka-faithful sa Bible? Kilala ba kayong faithful? Ito, faithful to. Sino? Taas ka man. Si Paul. Very good. Sino pa? Abraham, Joseph. Sige, sabihin nyo lang, Moses. So, sino pinaka-bet nyo, pinaka-faithful sa Bible? Jesus. Tama yun. Actually, yung Diyos. So, mayroon na tayong preaching dito niya. Hindi ko na ulitin yun, pero pinaka-faithful daw, ang Diyos mismo. Sabi sa Deuteronomy 7, ito yung ating text din nun. Maalala nyo pa yun. Ang title ng Diyos mismo is, sabi dyan, pakibasa po, ready, go. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to a thousand generations. Okay, very good. So, maalala nyo kanina yung definition natin, stick to following. Pag sinabing kasi pag faithful kami, inaasar eh. Kasi parang yun, parang aso, parang loyal. Pero may magandang ibig sabihin ng faithful kasi katulad niyan, ang Diyos mismo faithful. So, hindi mababaw yan. Okay? Katulad sa pag-asawa din, ganun din yan. Yung iba, di ba, inaasal. Kaya, sino mga lalaki dito, no? Naranasan niyo ba na inasal ka? Si Donald? Faithful ka ba talaga? Inaasal ba sa'yo ganun? Pag matanda na kayo, lalo. Kayo pa rin? Oo. Oh. Aasarin ka niyan, pero hindi dapat. Pero dahil nga malakas ng loob nila sa kasalanan, ano, aasarin, yung pagiging faithful para nagiging ano na, byword na, nagiging pang-asar na. Pero hindi dapat, lalo tayo mga Kristiyano, kasi ang Diyos ang pinakatapat. Sabi diyan, title niya po, The Faithful God. Matapat siya, ibig sabihin, pag sinabi niya, gagawin niya. Yung sabi doon, meron tayong covenant, hindi ako sisira diyan. Sa marriage, sa pagkakaibigan, sa business, hindi ako sisira yan. Pag sinabi ko, yun yun. Okay? Example natin ng Panginoon. Marami yan. Sabi sa 1 Kings. Sasayin natin to para magkaroon ng idea tayo. Hindi ang Diyos yung tipong may mga sabi kasi ganun eh. Eh, ba't di ginawa ng Diyos? Eh, Diyos ka ba? Eh, siya Diyos siya eh. Okay lang siya sumira. Hindi ganun. Pinaka-example natin ng Diyos. Hindi siya sumisira pag sinabi niya kasi hindi rin naman siya nagkakamali. At wala naman siyang hindi kayang gawin. Pero still, kung gusto niya, kung lukulong ang Diyos yan, para mga Greek gods, alam niya mga Greek gods, na hindi naman Diyos yun, pero kunwaring Diyos, sila yung mga lukuloko eh, di ba? Kung alam niya yan. Sa Members Kings 8, 56, ako muna, sabi dyan, ay, blessed be the Lord that He had given us rest unto His people, Israel, according to all that He had promised. There hath not failed one word of all His good promise, which He promised in the hand of Moses, His servant. So, hindi siya pumalya. Amen? Ganun ang faithful.
Pag sinabi niya, gagawin niya. Eh, basta, sabi ng Diyos, pagpapalain ako eh. Kailan niya sinabi? Pakita nga. Yung mga sa Israel po, ito, medyo may issue dito yung mga even Baptist. Kasi sinasabi nila, chosen people of God pa rin Israel ngayon. Maling-mali yun for many reasons. Kasi nga, hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Okay? So, ganun din dito nung pastor eh, nung nasakop nga sila eh, totoo ba yan? Kasi mayroon nga doon kondisyon. Nasabi niya doon, susunod kayo sa akin, gagawin niyo yung nasabi ko sa inyo, yun yung kondisyon. Kaya ngayon, nung time na, sa first case, nagloko na rin sila dyan. Pero sinasabi nila, matapat ka kasi nga, yung time na kami sumusunod, talagang di kayo pumapalya. Kahit yung mga evil king, kung nabasa niyo na yung Bible, kahit sina Manasseh, sina Ahab, mga loko-loko yun, pero nung tumawag sila sa Diyos, ang tapat ng Diyos, amen? Nangyari ba sa inyo yan? Loko-loko kayo, tapos tumawag lang kayo sa Diyos, tapos nangyari, paano nangyari yun? Ang Diyos ang tapat, tayo lang, hindi, yun ang problema. Ang sabi niya, hindi siya pumalya, Psalms 36, sabi po doon ay kayo naman, no? Ready, go. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the ground. Sagad sa langit, no? Tapat na tapat. Psalms 89. Ako naman, sabi dyan, I will sing of the mercies of the Lord forever. With thy mouth I will make known thy faithfulness to all generation. Hindi yung naging faithful lang sa Israel, sa ating yung kanya-kanya na, kasi doon lang siya faithful. Hindi. Sa lahat yan, ang sumusunod sa kanya. Nasabi sa Psalms 105 verse 8. Kayo naman, ready? Go. He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to a thousand generations. Faithful siya. Amen? Walang ano, walang time sa kanya eh. Faithful siya lagi. Sabi ko, covenant doon, kasunduan. Pag nagkasundo siya, sinabi niya, gagawin niya yun. Ako naman sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, and our Lord. Hebrews 6:18. Sumayin kayo dyan. Galing kayo dito. Ay, basa, ready, go. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So hindi pwede magsinungaling ang Diyos kasi siya ay faithful. Okay? And then lastly, ito pinakipotanting text natin sa faithfulness of God, 1 Peter 4:19, sabay-sabay tayo dito. Ready, go. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Meron ba kayong mga problema? Parang, alam nyo, parang di naman totoo ang Diyos. Yan yung mahirap kaso nga. Magtiwala ka sa sinasabi ng Bible, He's faithful, He's faithful. Titiwala ka ba dun? At kahit subukan mo pa siya, pag may mga nagsasabi niyang loko-loko, hindi naman ginawa ito ng Diyos eh. Madalas ganyan yung mga unfaithful tsaka yung mga loko-loko, mga unbeliever, eh, hindi naman ginawa ito. Pero pag tinignan mo, really, tinignan mo, bakit hindi naging matapat? For example, ngayon, ano bang lugi yung bansa ngayon? Dami na eh, no? Sri Lanka ba yan? Ha? Pati Libya, eh, matagal na si Muslim naman yun, no? So, pag tinignan, pero naging Christian nation din yung Libya, kasi nasakop nga sila. So, gusto ko lang sabihin, pag may nag-charge, may nag-challenge sa Diyos o ka sa atin na di naman tapat ang Diyos, aralin mo rin. Kasi bandang huli, pag inaral mo yan, actually, tapat ang Diyos, may ibang taong hindi nagtapat. Okay? Ang dami natin na ano yan, yung mga, minsan yung mga, yan, mga Kristiyano, ang soul winning tayo, ganyan. Hindi naman ako pinayaman ng Diyos eh. Sinabi niya ba na payamanin ka? Una. Pangalawa, sinabi rin ngayon, may condition yun. Magtapat ka, magsipag ka. Okay? Kung di mo na-meet yung condition, ba't ka magdi-demand sa Kanya? Andan niyo po yan. Lagi po yung pangako ng Diyos, may condition po yan. Hindi lahat ha, pero yung
Yung iba, tulad sa pera, meron nyo. Kailangan magsipag ka, magtapat ka. Ngayon, ano pa? Not only that ang Panginoon, ang example ng faithfulness, marami pa. Nasabanggit kanina, no? Si Jesus, very good. Paulit-ulit yan sa Bible. Gayahin natin ang Panginoon and then the Lord Jesus. Sabi dyan, 1 Thessalonians 5. Oh, sorry. Sa 24. Sabi dyan, faithful is he that calleth you who also will do it. Ganun na yung sin ng faithful. Pag sinabi, gagawin, hindi papalya. Si Jesus po yung tinutukoy dyan sa verse 23. And the 2 Thessalonians 3 naman. Sabi dyan sa 3, but the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. So bakit binabanggit pala na, alam na natin na faithful lang Panginoon, ba't inuulit-ulit pa? Kasi nga, nangyayari, pag may pagsubok tayo, nasusubok tayo, hindi nangyayari yung dapat nangyayari, palagi natin, gusto natin mangyari, ang tinatanong natin, faithful ba ang Diyos? Ganun po yung pinapala, ang Panginoon ay faithful. Anong gagawin niya? Establish ka niya. Ito mga ito, nag-iumpisang mga mag-asawa, ang hirap niyan, di ba? Parang laing ang kapos. Nung kami bagong mag-asawa, ito nga, buti nga, hanggang ngayon, dito pa ito, may mga kilala na ako, yung gold ring nila. Wala na, balik-balik sa sandaan po ito. Ito, napakanipis na nga. Kasi nga, kulang, tapos tinuturo ka pa mag-tides. Isipin ko, sa pastor, magtapat ka sa Diyos, ganyan. Kaya ang gagawin namin, no? Sige, mag-tides kami, papos na. Buti na lang, meron ka dyan. Minsan, pati yung kay misis, oh, sige, tutubusin na naman, tutubo ng konti yung ano. This time, ano, tingnan natin kung ilang taon po yun. Salamat, andito pa rin naman. Amen? Mahirap yung magsimula, magtiwala lang sa Diyos, lalo magway magtipid sa anak. Ang dami nagsisi dyan. Pag-uusapan namin kagabi, ha, baka may nagdadrive, nagdadi, nagkakwento sa mga, yan nga, yung mga, sa mga ibang baptist, yun na tinuturo, tama ba? Alam mo ba yun? Sabi din ni Pastor Andres yan, di ba? Sa amin, ganun. Hindi lang sinasabi, pero may mga kilala ganun, nag-pills, nag-ano, ilang tao kasi ayaw magkaanak. Kasi, mahirap ang buhay. Kasi, wala pa tayong pera. Kasi, hindi pa tayo mayaman. Nung mayaman na sila, gusto na magkaanak, wala na. Sira na yung ano ni misis. Okay, magkano yan. Okay, ang blessing niya kami nun. Kaya nga, naalala ko, nakwento ko sa kanila kasi para, ano, si Stephen pala, Stephen. Yung maliit pa Stephen, ang lakas dumede. Eh, nabigla ako kasi nung pag-single ka, ang inailalam mo lang, sarili mo lang, di ba? Eh, yung dede lang pala nung bata, nung panahon namin, nung 500, isang maliit na gaya, isang linggo lang yun. Saan ako kuha nun? Oh, tapos pag nag-compute ka, talaga sapat lang para sa pagkain, pamasahe. Pero huwag kang matakot. No? Tuloy lang. Pagkasyahin yung ano meron. Because the Lord is faithful. Establish ka niyan as a family man. Amen? Naututo ka niya, may establish ka, and keep you from evil. Eh, pasto, paano pag nagkasakit ako bigla? Eh, buti nga ngayon, may mga ano na, mga card-card na. Di ba? Dati wala pa yun, pero still, ganun niya. Kung mabait ka sa tao, may tutulong sa'yo. Alam mo ba yun? Kaya yung sabi ni Pastor Andrews, ganun din yun. Mag-invest ka sa tao, magpakabait ka. Kung sakali man na mangyari talaga na nagkasakit ka ganyan, may tutulong sa'yo. Hindi mo kailangan yung insurance na yun, kung ano man yun. Amen? Kaya yung mga nag-insurance yan, mga bakla daw yung karamihan, hindi lahat ha. Sa amin, meron kami yan kasi kasi company. Pero, hindi mo kailangan matakot. Amen? Anak ka, gawin mo kalooban ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos. At kung di mo kayang magkaroon ng sakit, iiwas ka rin niya kasi ang Diyos ay tapat. Tuloy natin sa 2 Timothy naman. Sunod to eh. 2 Timothy 2. Kayo naman ulit. Ready? Verse 13. Go. If we believe God, then we abide and faithful, he cannot deny. Gano'n siya katapat? Nananatili siyang tapat, hindi niya i-deny yung sarili. Yung sabihin nun, siya nga yung faithful. Diba sa ating kami sa Deuteronomy 7? Siya yun eh. He is the faithful God. Hindi siya sisira doon. Alam niyo yung problema ng maraming Kristiyano? Ganun, pag nag-solvein kami, na-abansin na, ayoko na mag-church kasi nag-kasalanan na ako, huminto na ako, and therefore, ayoko na bumalik. Kasi baka hindi na ako magpalain, pag-usapan ako. Alam nyo ba, isang bahagi sa pagiging faithful ng Diyos, parang magulang, nagkamali ka, paluin ka lang, tuloy ulit yan. Tapat siya, hindi yung tipong simula ngayon, di, wala na, wala ka ng pag-asa sa akin. Parang iba, ganyan, di ba?
Hindi na kita magbibigyan ulit. Hindi ka rin ng Diyos. Naniwala ka sa Kanya. He is faithful. Hindi niya didinay sa'yo kasi siya nga ay tapat. Hebrews 2:17. Kayo ulit. Ready? Ako naman pala, no? Sabi diyan, wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren. So, si Jesus na tinutukoy diyan. At siya ay, diba, nagkatawang tao. Maganda raw yun. Siya ay behooved. Yun yung naisip niya, ginawa niya. That he might be a merciful and faithful high priest. So, bahagi kaya bakit siya nagkatawang tao? Kasi, para maintindihan niya nga yung paghihirap na nasa laman. At hindi pa yung sabihin, Lord, di mo maintindihan. Intindi niya yan. Mas matindi pa pinagdaanan ng Panginoon. Amen? Amen? Merciful, faithful, high priest. So, naglalapit patungo sa Diyos. Diba, napakamakasalanan ko talaga, hindi na ako kaya ilapit ng Diyos. Kung di ka pa reprobate, pwede pa yan. Amen? Amen. Pwede pa yan. Dahil siya ay, sabi siya, make reconciliation for the sins of the... Kaya niya yan. Kaya niya ilapit sa Diyos. May kasalanan ka, kaya kanya patawarin at i-reconcile sa Diyos at ayusin ulit ang buhay mo. Amen? Amen. Dahil siya ay faithful. Isa yan sa mga ginagawa niya at gagawin niya. Next is 10:23. Sabi naman po dyan, Hebrews pa rin. Kayo na ata, no? Ready, go. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Ganun yan. Kung alam mo ang Diyos ay faithful, ikaw ay nagtapat sa Kanya, sinusubukan mo rin, nagsisikap ka magpakatapat, makakaasa ka, siya naman ay tapat, di ba ganun ang covenant eh. Kung alam niyo yung ano natin sa covenant, kailangan pareho kayong tapat. Ngayon, pag bumitaw yung isa ano, faithful pa rin, pero hindi, may mga breach of contract na tinatawag. Pag talagang sobrang bumitaw ka na, wala na. Pero siya tapat pa rin, ikaw yung di nagtapat, okay? Pero kasi sabi dyan, hold fast. Ibig sabihin, tapat ang Diyos, huwag yung sabihin, hello, ganyan, anong-anong, tinakatakutan mo, baka magkasakit, mamatay, wala. Kung alam mo tapat ang Diyos, magpakatapat ka lang, maayos ang lahat. Second to the last, faithfulness ng Panginoong Jesus, Revelation 1:5. O yan na, title niya po yan. Ako na lang ha, sabi dyan. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and watch us from our sins with his own blood. So kung kilala mo ang Panginoon, minsan, again, yung may mga nahinira dyan, ganyan lang naman si Jesus, ganyan niya, is another prophet, just another prophet. Huwag kayo maniniwala doon, ang sabi dito, he is the faithful witness. Kung ano yung pinakita niya, tinuro niya sa iyo, sa umpisa ng pagkabatang Kristiyano mo, totoo yun. Hindi ka niya lilituhin, na sobra-sobra, na bandang huli, di ba ano, tapat ba ang Diyos? Hindi mangyayari yun. Manatilinin mo lang yung pananampalataya mo sa Kanya. Again, hindi kaligtas sa pinag-usapan natin, ha? So, ibang bagay. 19:11 ang Revelation 19. Sabi dyan, I saw heaven open and behold the white horse and he that sat upon him was called. So, title ni God kanina sa Deuteronomy 7, ngayon title ni Jesus. So, again, isa, nagkakaisa sila pero siya ay tapat. But this time naman, introduction pa lang tayo. Pag-usapan naman natin biblical example ng pagiging tapat ng tao sa Diyos. Okay? May mga biblical example ba tayo? Napakarami. Okay? Sa Numbers 12:7, sino yan? My servant Moses is not so, he is faithful in all mine house. So, kinukumpara si Moses kasi ang dami ko nakikita, hindi tapat. Ito, hindi tapat to. Si kapatid, hindi naman tapat. Si pastor ganyan, hindi naman tapat yan. Pero meron pa rin yung tapat. Amen? Actually, ito yung tagpo na si Miriam ay ano, tsaka si Aaron, parang kinakalaban si Moses. Okay? Anyway, so marami example. Una si Moses, 14:24. Sino pa? Ibasa, ready, go. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and not followed me fully, him will I bring into the land wherein to be went, and his seed shall be set. So, alam niyo yung kwento, lahat gusto ang patayin na ng Diyos, mga lolo ko talaga, hindi sumusunod, mareklamo, natakot pa sila, sabi magtiwala kayo sa akin, hindi, hindi kayo yun.
Kahit gano'n na, karamihan. Sa church mob, ganyan yan. Kaya minsan, inoobserve ako kayo. Nagkakaano-ano kayo, di ba? Nag-i-influensya kayo. Pag tinamad yung isa, tabad na rin. Ganyan yan eh. Yung mga nawala dito, gano'n nangyari dun eh. Kaya nga, inaano natin. Kanino ka magtitiwala? Sa Diyos ka magtiwala. Kaya dito si Caleb, dalawa lang sila ni Joshua, pero special mention si Caleb eh. Katatapos ka lang naman ng judges eh. Talaga special mention si Caleb. Kaya sabi dito, he followed me with his whole heart. Followed me fully. Kumpleto. Kaya may special pag tinanong niya sa judges. Special yung place niya. Nakahingi siya eh. Lord, ito gusto ko ha. Pinangako ko ito. Pinangako ni Moses. Ibigay mo sa akin yan. Binigay ni Joshua kasi tapat siya. Gusto niyo ba yung ganun? Isa mga gusto ko dati ha. Kasi may mga nakikita sa Facebook. Mamaya ng hapon lang tapusin to. Pero isa ba kasi, ang dami kami anak. Hindi ba kami mayaman? Sabi ko, Lord, ayoko nung ano. Kasi mga binibenta ngayon doon sa mga nililit ng bahay. Yung mother ko kasi nagbibenta ng bahay. Kaya marunong yun sa ano. Huwag na, mahungupahan na lang ako. Ganyan lang din yung ano. 2 million, napakaliit. Huwag na lang. Marti ba ako? Medyo, no? Pero still, yun yung gusto ko. Sabi ko, naglilingkod naman ako sa Lord. Hindi ko rin naman hiningi ito. Sabi ko, ayaw, parang ayaw ko ng maliit. Mag-uupa na lang ako, contento naman kami, di ba? Pero alam niyo ba, minsan may mga special privilege yung mga tapat sa Diyos. Andahan niyo yan. Hindi yan ano ha, hindi yan something na covetous. Malalaman niyo yung distinction yan, pag yun nga, kung tapat ka talaga, tapos hindi mo na hiningi, binigay pa ng Diyos. Okay, kaya yun ang ano ko dito, sabi dito, si Caleb, ganun eh. Nakapasok na siya, exempted niya lahat ng 20 years old pataas, patay eh. Exempted silang dalawa lang. Tapos humingi pa siya ng special blessing na gusto ko, ang ganda nitong lugar nito, akin to. Pero may condition din ng Diyos yun eh, sakupin mo. Eh matapang siya. Sinakup niya, mga ano yun, malalaki, tapos nasa bundok. Nagtapat siya sa Diyos, nanampalataya siya sa Diyos, matapang siya kasi pangako ng Diyos sa kanya. Mananalo sila, nangyari. Kaya another is Caleb. Moses, Caleb, sino pa? Nehemiah, sino kaya to? Alam mo, si Nehemiah. 7-2. Ready? Ako naman, no? That I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. Oh, hindi si Hanani, hindi si Nehemiah, yung kanyang kapatid. Okay, so faithful man. So may mga example tayo dyan. Ano daw pinagkatiwala sa kanya? Dahil siya ay faithful. Charge over Jerusalem. So sabihin na ruler siya. So kaya minsan na nga, sa halala, iniisip ko, salamat, may blessing tayo. Sino kayang mag-ano dito? Pagkakatiwalaan natin. Yan, so dapat yung tapat. Amen? 1 Corinthians 4:17, introduction pa rin tayo. Diyan pa ba kayo? Para lang bumaw sa atin yung sabihin ng pagiging tapat. Ang dami example sa Bible. Eh. Sabi dyan, then we which are alive and remain that shall be caught up together. Sorry. Corinthians. Yan pala iba eh. 1 Corinthians 4:17. Okay lang po yan, bata. Mahirap. Mukha maingay. Adult. 1 Corinthians, pakibasa po. Ready? Go! For this cause have I sent unto you, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in okay, so kilala niyo si Paul, di ba? Grabe sipag niya, gagawin niya yung maganda dito, gagawin niya yan. Hindi niya kaya lahat. So kailangan niya na may mga tagapagsunod siya, ganun din ang gagawin. Nakita mo naman, Timothy, nakita mo, hindi ko hinuthutan yung mga tao dyan. Nag-preach lang ako, nag-aral ako, preach, aral, tiyaga, labanan yung false na, ganun ba, nakita mo, Timothy, oh, ganun din gawin mo ha. Sabi niya, gagawin niya yan kasi faithful yan eh. Amen, ang problema sa ngayon, sa panahon natin ngayon, katulad niyan. Buti nga yung mga nangiging supporter natin, talagang ka-align din sa atin. Kasi nga, yun eh. Alam nila yun eh.
Kaya yung iba dyan, nung mga medyo tinuligsante yung mga maling araw, kahit mga Baptist, hindi na ako umasa, wala kong gusto support sa atin, bahala na. Trabaho na lang tayo. Kailangan natin ganyan. Trabaho tayo, unti-unti. Pero mo, meron pala. Ganun pala yun. Amen? Si Paul, nung una, may kinukwento siya pambilang may time na talaga lahat iniwanan siya. Nagtatapat siya sa Diyos, kailangan yung tulong, iniwanan siya ng lahat. Pero, bandang uli, siguro may natuto rin, kawawa na siya, nagtatapat to. Nakita niya yung example ni Paul, si Timothy po yun. Kaya ngayon, ang daming mga bata ang pangalan Timothy. Kasi magandang patotoo. Amen? So, kasi siya ay faithful. Marami po tayong example sa Bible na faithfulness. Hindi tayo magkukulang. Sa Colossians 1:7, sino naman kaya to? Ako naman, and as he also learned of Epaphras. Sino yun? Hindi natin kilala kasi hindi siya ano. Pero sabi dito, pwede niyo yung pangalan sa anak niyo. Magkaanak kayo. Epaphras. Faithful yan eh. Who is for you a faithful minister. Kasi Timothy kasi Timoteus yun eh. Hindi Englishize yun na lang. Or Filipino. Ganyan yung Epaphras. Epaphras. Pangit na ito. Faithful yan. Amen. Huwag niyong ano yung ano. Marami tayong example. 4:9. Ang dami dito. Inisa-isa niya nga ito eh. Sabi dito, ipa-plus na naman. Nakita niyo yan. Ito naman. With Onesimus, a faithful and beloved brother. So, nabanggit yan sa Philemon, di ba? So, itong si Onesimus ay faithful. Who is one of you, they shall make no. So, ginagawa ni Paul dito, parang shout-out. Yan ang alam niyo kasi, di ba? Shout-out. Binabati ko si ganyan. Kasi ito yung mga tapat at supporter niya, di ba? Revelation 17. Parang tapos na tayo sa Revelation 17. Hindi. Sino naman itong tapat na ito sa Revelation 17? Atang tapos na nga tayo dito eh. Hindi, 19 yung kanina. Okay, sa 14, ako na lang ulit ha. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. So, nakatagsunod ng Panginoon, faithful siya, hindi dapat tayo faithful din. Amen? Okay. But this time, ano naman? Pag-usapan natin yung reward sa mga faithful. Puro Bible muna tayo bago sa points, ha? Matthew 24, alam natin yan. End times. Matthew 24, anong mangyayari sa mga tapat? Kayo, ready, go. Who there is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat and drink. Yun, so sino na gutom? Ang gutom na ako, kanina magsalita, no? Kasi sabi dyan, pag tapat ka daw, ano, hindi ka mawawalan. Amen? Kaya sa trabaho nyo, magtapat ka lang dyan. Yung iba, sa amin, pag anong college nga, yung mga pag high school, anong trabaho mo? Eh, siyempre, payabangan niya, di ba? Pero alam nyo, ang buhay pala, hindi ganun. Dapat okay yung mayaman ka, pero siguraduhin mo, hindi mo may iwan yung mga basic. Wala ka ba niloko para yung mama niya, may kilala kami siya ganun, yabang eh. Nag-asawa ng mayaman sa Europe eh. Ngayon, boss na siya. Pag tinignan mo, kung high school reunion, makakapagyabang ba yun? Unless may mga itago siya. Kaya ako yung mama, kasi hindi niya sabihin yun. Unless, para siyang si Isko Moreno na sinabi niya. Eh, loko-loko naman talaga siya ka Hollywood. Ah, Hollywood. Showbiz yun eh. Anyway, tapusin natin to. So, magtapat ang Panginoon, sundan natin siya, tapat siya, hindi ka mawawalan. Sabihin, yan ang reward sa mga matapat sa Diyos. Hindi necessary sinabi mayaman, hindi sabi, hindi ka mawawalan, hindi ka maugutom. Luke 19, sabi naman dyan ay, kayo ulit, ready, go. And he said unto him, well, a good servant, because thou hast been faithful in a very little, okay, sa millennium, pagdating ng Panginoon, mag-rule siya dito. Huwag kang ano kasi minsan nag-iisip din ako, di ako nakapag-vacation eh. Yung mga sa Facebook, puro ganun makikita ko, nag-vacation na naman si Brad. Wala tayong time dyan, wala tayong pera. Pwede naman ipilit, may mga kilala ko, mga single, hindi naman malaki sweldo. Kaya yung pilit eh, kung gusto mo.
Kaya tayo, soul winning. Mayroon tayong seminar, pag-holiday. Wala tayong time, wala tayong budget. Pero, pagdating ng millennium, ano, yun. Yun ang masarap. Amen? Eh kung mabilis ang takbo mo doon, inukwento namin sa Revelation. Hindi natin alam dahil yun, ha? Pero may sinasabi doon, may iba magniningning. Ano yung mga pwedeng i-reward mo sa immortal na? So kaya, nag-speculate kami. Iba doon siguro, lumilipad na tayo. Iba, mas mabagal yung lipad. Iba, mas mabilis. Eh gusto ko na sa mabilis. Kaya magtatapat na ako ngayon. Amen? Ano kayo? Ano eh? Yan, tapat kayo ngayon. Mas maganda yung reward ng Panginoon. Revelation, ito na yun. So, Revelation 2:10. Sino yan? Church of ano to? Malala ko Smyrna or Philadelphia, pero alam ko Smyrna. Tapat sila po eh. Smyrna, okay? Isa sa mga tapat eh. Dalawa lang po yung Revelation churches na walang negative. Ito sabi sa kanya, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that he may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. For be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Yun ang instruction sa kanila. At nangyari po yan, ganun din tayo dapat. Amen? Bukod kay Nehemiah, Hananiah, kay Moses, magtapat tayo. Yung mga faithful sa Bible, nire-reward sila ng Diyos. Dito, ano lang, preservation. Pero sabi yan, crown of life. Amen? Sino ba yun? Ano kayo nyo eh? Last. Sa Revelation. Sabi dyan? Pakahaba. Kasi sabi ko kanina sa inyo, magtatapat tayo, official tayo sa millennium. Kaya huwag kayong manghina. Parang wala na ako dito, pastor. Hindi ako magaling. Hindi ako mayaman. Hindi na rin ako magtatapat. Mali. Mali yun. Kasi pag ang Panginoon ng Panginoon, nag-rusino yung opisyal niya, yung magagaling, mga tapat din. Amen? Kahit ngayon, mahirap ka, hindi ka masyado magaling, magtapat ka lang kung ano meron ka. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos, kung anong meron ka ngayon, yun ang bigay ng Diyos. Nakikinig ba? Amen. Ito lang binigay ng Diyos. Yan na nga. Magtapat ka lang dyan, sa konti. Kung konti yan, kung marami yan, magtapat ka rin. Ngayon, dito tayo sa negative. Hindi pa pala. Meron pa tayong faithfulness ng lagpasan na natin to. Ito na lang tayo sa mga warning sa kabaliktaran. Kung hindi ka nagtapat, ano pwede mangyari sa'yo? Ito eh, mga Hudyo to. 21. Ano mangyari sa'yo? Yung mga Hudyo, pinili sila. Binigay ang Bible, ang history nila, pagtatapat ng Diyos, tsaka mga tatay nila. Automatic yung mga anak. Ganun ba yun? Ito yung sabi, ready, go. Therefore, say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Yan ang iyabang niya. Hindi, wala nang ibang nation, Israel lang. Wala, nakita mo sa Bible, sa Old Testament ka tinuturo. Pero actually, kahit sa Old Testament, walang yung Bible, nagtatapat doon yung ibang asawa nga ni, sino ba si, ano, asawa ni Joseph, Egyptian yun eh. So, bali wala sa kanyang race. Amen? Sa Diyos. So, pero, tapat siya. Pero, pag ikaw yung nagtapat, to, maraming kwento dyan, mga mayaman ngayon. Ito, ito may-ari nito. Okay, laging example to. May-ari po nitong bahay na to. Ang ganda ng business. Kaya matibay po to. Salamat din sa Panginoon sa aming binigay. Parang ganun eh. Ang ganda ng business niya, kinakwento ng kapitbahay namin. Ganda. Ang ano sila, sa machine. Kaya ngayon, patayo, maganda. Hindi forever. Nalugi yung business, wala nang ibayad. Ano mangyari? Ganun pala yun. Mayaman ka ngayon, hindi ibig sabihin mayaman ka later. Amen? Itong pandemic na to, ang dami yumaman, ang dami rin naghirap. Hindi nila ina-expect na ganun. Pandemic pala. Mga restaurant, nalugi. Yung mga Israel, sila piniling nation, totoo naman, noong panahon na yun. Pero mayroon silang dapat gawin. Eh, hindi nila ginawa. Anong dapat gawin ng anak ng people of God? Pakilala ang Panginoon para pagpalaan yung buong mundo. Hindi nila ginawa. Nag-iabang sila lang. Kaya sabi ng Panginoong Jesus dito, ha, ganun pala, ha, ganito ang mangyayari. Darating yung panahon, hindi kayo magtapat, hindi yung ginawa yung dapat yung gawin. Ibibigay yan sa ibang nation.
na pag bringing forth the fruit, sila yung masipag, sila yung gumagawa ng dapat gawin, and therefore, yung nagpapala at nag-yield ng fruit. So, sino yung ngayon? Mga Kristiyano. Mga Baptist yung iba, hindi sila niniwala dito, unfortunately. Iba naman, hati daw. Kesyo may Israel pa rin, at may Christian na. Sila, later, babalik sila sa end times. Wala naman sinabi nga sa Bible. Pero, kasi yung mga sponsor nila, mga Israel na mayaman, yung Bible nila, Scofield, yun ang alam nila, yung itindigan nila. Pero sinabi dito, pag di ka nagtapad, walang pakilang kung ano ka ba, kung sino ka ba, kung sino tatay mo. Kahit yung mga Amerikanong yung iba, mayaman, mayabang sila ngayon, bandang huli, ano sila. Kung hindi man pinalubog ng Panginoon yung US, yung mga pamilya ng mga hindi nagtapat, ano na ngayon? Ganyan po yan. Huwag yung sabihin na mayamang ka ngayon. Kaya mga anak ko, sabihan ko lagi. Kasi ganun din example ni Pastor doon. Sabi niya, ganun eh. Yung nagpapala ka ngayon, hindi sila, ibig sabihin na forever yan. Tapos di ka sumusunod, di ka nagsipag, di ka nagtapat. Bibigay sa iba yan. Pag nangyari yun, makikita mo, hindi nga ka. Sabi niya na. Ganun yung mga style ngayon eh. Ginagamit ng Diyos yung mga Kristiyano, lalo nagsalip na maniwala rin kay Jesus, hindi, kami pa rin ang magaling. Kahit nakikita nila, wala naman silang ginawa. Kahihiyan nga yung history nila. Alam niyo ba yun, Israel? Yung Christianity, boom! Diba? Dumarami rin peke. Pero still, diba? Pangalan ng Panginoon na taas na siguro yung mga nganga, mga Hudyo. Gusto ba maging ganon? Wag. Magtapat kayo. Amen. Last. Tapusin. Gutom na ba kayo? Ako din. Lalo ako. 24 to 25. Matthew 25. So, ito yung after nung end time story. Pero mayroon pa rin mga ano dyan. Sabi dyan na kayo naman. Ready, go. When he rich had received the one talent, he came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not sown. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. No, okay, so ito na yung famous story ng parable of the talents. Alam niyo nangyari, yung lima, depende sa gospel. Pero yung iba, ganun, lima, dalawa, saka isa, di ba? Nga dyan, yung iba nagtapad, dumami yung kanya. Yung isa kawawa naman, natakot. Pero bandang huli, ano? Hindi pala sinabi dito. Kasi sinabi dito, yung sa kanya na lang na tinago niya, binigay pa doon sa marami. Nung batang Kristiyano ako, nagtataka ako dito, parang unfair naman. Pero ganun po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Pag hindi mo ginamit yung binigay na sa'yo, katulad nung sa atin, hindi mawala yung pandemic, ha? Yung virus, yung COVID dito, sorry. Pag yung COVID na yan, pinabayaan mo sila na sila lang mag-isip sa'yo, kailangan mo ng bakuna. Sige po. Kaya may karapatan ka tumanggi, inaalis sa'yo, hinayaan mo lang sila, bahala na kayo, sige, go. Pag hinayaan mong i-take away yung kalayaan mo, talagang kukunin nila yan. Kaya pag pinaglaban mo yan, ano, lalo kang pagyayamanin ng Diyos. So, ganun din sa pera. Amen? Amen? Amen. Ay, basta, okay na itong maliit lang ako, hindi naaalisin ng Diyos yun. Yun nga ang problema eh. Kahit yung iba ngayon, kahit yung nga, hindi nagtapat talaga. Kristiyano, nagtsaga na lang siya dito. Even yung binigay sa'yo, mawawala pa yan. Okay, mga dahilan ng mga, ano ngayon, ng mga, hindi ako gusto ano ha, pero kaya naman ako umiinom, kaya ako nag-iosi kasi mahirap lang kami. Ito na lang kalagiyahan ko. Pamilyar? Oh, may mga ganyan. Ang meron ka na nga lang, kalusugan mo. Baka bawayin pa rin ng Diyos yan. Yan na lang meron nung kalusugan na lang. Kaya ito yung kaligayahan ko. Sinabi, masama yan. Tumira ka pa rin. Ano? Yung meron ka na lang na kayaman ng kalusugan mo, mawawala pa kasi hindi ka nagtapat. Amen? Yan yung mga example lang. Napakarami, no? So, this time, itouch lang natin yung first point. Okay? So, introduction lang kasi yun. So, nakita nyo sa Bible, ang daming example, ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesus, mga tao nagtapat sa Diyos, at yung reward naman, ang faithful, why not? Ba't di ka magsisipag, eh? May reward naman.
And then, iniskipan natin yung mga faithful sa Diyos, talagang ano yan, may, kasi pag may covenant kayo sa Diyos, dapat magtapat kayo. Okay, iniskip na natin yun. But anyway, yung last is warning to the unfaithful. Okay, ang daming example sa Bible, huwag mong sabihin walang example. Pero this chapter, ating text, gusto kasi makita, gusto mong may bigyan ng diin dito. Yung didigdigin natin, amen? Para bandang huli, tanungin mo sarili mo, magtatapat ba ako o hindi? Kaya ang title natin, Who Will Commit to Thy Trust? May nagtitiwala ba sa'yo? Tanong mo sarili mo yan. Pag nagsalita ka, wala nagtiwala. Lalo ito, pag nag-start kami ng church, yan ang pinakamatindi sa ano, mag-start ka, ba't ka magpapastor? Hirap nun. Walang nakikinig sa'yo, walang member, konti. So, pero, kaya ganun yung yabangan ng iba, pero iba naman method ginawa nila. But gusto ko lang sabihin, tanong nyo sa inyo, may nagtitiwala ba sa'yo? Kasi ganun po yan lahat, katulad ng tricycle, ba't magtitiwala sa'yo? Ba't ka bibigyan ng trabaho? Ba't ka bibigyan ng pera kung walang tiwala sa'yo yung tao o ang Diyos? Lahat po yan, kaya very focal po itong topic natin yung faithfulness. Okay? Kaya touch natin yung una, mamaya natin babakbakan yan sa points. So this time, nakita niyo po yung kwento from 1 to 9. Ito po yung parable of the unjust steward. Natakil natin ni Brother James to. Again, di siya mabuti dahil siya iloko-loko, ha. At least kasi, nag-isip siya. At naging matalino siya. Pinaira niya yung kanyang katalinuhan. Though mali yung ginawa niya. Totally, kasi nandaya siya. Still, kinomen siya ng Diyos dahil siya ay naging matalino. Okay? Kaya ang point number one natin, ano dapat, saan da tayo tapat? Okay? Ang ating title dito sa points natin is Where and Why Faithfulness / Fidelity is Important. Bakit importante magtapat? Para hindi na kayo magtanong, mga bata, kasi sabol kayo lahat dito eh. Yung module-module nyo lang, baka doktorin nyo yan. Hindi kayo tapat pag ganun, okay? Number one, saan at bakit importante tayo magtapat? Number one, sa business. Bakit? Kasi, ina-expect yan sa lahat. So, yung boss ko naman, di na mahigpit. Eh, yung boss niya, paano? Tandaan niyo yan. Anong produkto mo? Bigas. Kahit anong mangyari, may benta ang bigas. Eh, kung mahal ang benta mo, mag-i-export yan sa ibang bansa kasi ang galing nila dun eh. Makina yung nagtatanim sa kanila dun eh. Ha? Huwag kang tatamad-tamad. Amen? Huwag mo sabihin may forever na akong trabaho kasi nagtatanim ako eh. Hindi mawawala ito. Pwede kunin ng Diyos sa'yo yan. Kaya number one, in business, in work, in career, saka studies, mga bata, magtapat ka. Pag nakalagay dyan, huwag kang mangopya, huwag kang mangopya. Pag sinabi ito, basahin mo, intindihin mo, saka mo sagutan, gawin mo. Amen? Banggitin ko rin yung mga, alam mo yung mga problema sa ibang Baptist, ganito ginagawa nila. Skip na sila ng college. Magpastor ka na lang. Pag-aralan mo kung paano mong bola. Yun ang pag-aralan mo, tights. Loko-loko yan. Dito sa amin, baliktad. Magsikap ka. Amen? Hindi ka pwede magpastor kung wala kang asawa, wala kang anak. At wala kang asawa, wala kang anak, hindi ka pwede walang trabaho. Amen? Kaya yung mga yan, kaya tutok yan, hindi tayo bulahan dito. Reality to. Kung ikaw, pastor, ikaw yung pinaka-example. Amen? Kaya number one, saan tayo dapat magtapat at bakit dapat magtapat ka kasi sa trabaho, sa pag-aaral, sa lahat. Expected ng kahit sino. Hindi mo expect walang ganun. Kahit mga holdapel nga eh. Mga, bandang huli, dapat ganito gawin natin ha. Di ba kaya, papatayin yun eh. Hindi sila kasi nagtapat sa boss nila. Bak, loko-loka. Kahit saan, kailangan maging tapat. Eh, magtapat ka na. Sa tama. Natindihan yung mga bata, gusto kong drive. Wala, kahit tamad-tamad ako. Bandang huli. Pag hindi ka nagtapat sa kahit anong bagay, kahit smuggler ka, kailangan mo yan. Obviously, hindi yung gusto natin, ha? So, mamayang hapon, yun ang iyaano natin. Didigdig na yung mamayang hapon, ha? Bakit tayo dahil maging tapat? Okay? Bigay ko na lang para sa ibang di na babalik. Number one, in business and work, kailangan yan lahat. Number two, in trying times, kailangan ng katapatan. In faithfully service to the Lord, lalo na pag naglilingkod ka Diyos, kailangan maging tapat. Okay? Sa mga importanteng relationship, kailangan magtapat. Sa kaligtasan,
Kailangan mo magtapat? Ang Diyos ang nagtapat, tayo maging matapat para maligtas yung iba, okay? Kahit di ka magtapat, kung ligtas ka, ligtas ka. Okay, malinaw yan, ha? Pero kailangan mo pa rin magtapat para maligtas yung iba. Okay, yun na yung point. So, sana bumalik din kayo amayang hapon para matapos. At this time, tayo manalangin, Lord, maraming salamat po, Lord, sa aming mensahe ngayon. Maraming pong mga bago rin. Gusto nila magtapat. Dapat sila magtapat. I pray, maintindihan namin kung ano yung sabihin ng katapatan at faithfulness. Maraming examples. Maganda at hindi maganda. Nakita namin by warning sa hindi nagtapat. Hindi maganda ang tulungan. So I pray, matuto kami na magtapat. Papatuloy namin mamayang hapon, Panginoon, kayong kumilos muli sa aming soul winning. Maraming salamat po, Lord, sa mga ganda ng pagkain. I pray na kayo po ay pagpalaan nyo rin, i-bless nyo rin ang pagkain na sa lusuluan. Maraming salamat po dito, Lord. Kaya marulati. In Jesus' name we pray. Amen.